Ito, how to become a virtual assistant without experience. You need the following traits if you want to become a VA without experience. Be organized and efficient. Virtual assistants need to be able to manage their time and task effectively. Virtual assistants need to be able to manage their time. Okay. Here are some tips for being organized and efficient as a virtual assistant. Use a project management tool to help you keep track of your tasks and deadlines. Set aside. Ano ba yung pwede natin dito? Calendly, pwede naman yun. Ma-track yung mga activities natin. O kaya yung Google. Diba? Calendar. Set aside specific times each day to work on your projects. So, kung sa umaga, gagawin yung mga projects or kung anong oras man ng araw, merong oras para doon. Kung merong oras para sa lunch, may oras para doon. Sa projects, sa tasks. Take breaks throughout the day to avoid burnout. So, again, pag lunch, lunch. Pag break time, break time. Kasi minsan puro trabaho na lang daw. At pagka sobra sa trabaho, mababurn out. Learn to say no to projects if you are already feeling overwhelmed. Marami sa atin, syempre, gusto yung mas maraming trabaho as a virtual assistant. Pero minsan, kailangan magsabi ng no sa mga ibang projects kasi baka naman maapektuhan na yung mental health. Tsaka maapektuhan na yung kalusugan natin. So, hindi lahat tatanggapin natin na trabaho. Be reliable and trustworthy. Virtual assistants are often work with confidential information, so it's important to be able to be trusted. Oh, so yun, alam na natin to dapat. Bilang virtual assistant, minsan nahawak ka ng mga confidential information, mga bank accounts ng kliyente. Kaya yung ibang kliyente, ingat na ingat yan na magbigay ng information. Kasi sino nga ba naman yung kausap nila? Sino nga ba naman to? Nasa kabilang panig ng daigdig na sa Pilipinas, kung nasa Amerika sila o nasa Australia sila o nasa UK sila. Eh, sino nga ba itong mga to? Pero kaya naging successful ang mga Pinoy as VA kasi karamihan sa atin, trustworthy. Hindi tayo kumukuha ng mga information ng mga kliyente natin. So, isa yan sa talagang katangian ng isang magaling na VA. Be flexible and adaptable. Virtual assistants often need to be able to work with different clients and projects. So, it's important to be able to adapt to change. Yun, paiba-iba kasi trabaho ng VA, di ba? This month, iba. Next month, iba na naman. O, swerte na kung ang client mo ay mapapaglingkuran mo ng 6 na buwan, 1 year, o years na. Napakaswerte mo na. At ibig sabihin, reliable ka at trustworthy ka. Kung matagal na ang kliyente mo. Pero marami din sa atin na paiba-iba ng client, which is wala namang problema doon. Kasi may mga contract sa 3 months lang, 2 months lang. Meron nga araw lang o linggo lang inaabot. So, dapat flexible tayo pagdating doon. Be a good communicator. Virtual assistants need to be able to communicate effectively with their clients, both verbally and in writing. O, siyan, given na yan, no? Pero siyempre, hindi naman lahat tayo magagaling sa English talaga. Iba naman sa atin, hindi naman nakapasok sa BPO para maging fluent sa English. Pero meron tayo nung basic English na iintindihan dapat natin yung English ng Amerikano, English ng Australiano o ng British. So, ang tip dyan, makinig ng mga American speakers, manood ng mga movies. Kung kailangan may subtitle, mag-subtitle. Kasi dapat matrain yung tenga natin sa mga pinagsasasabi ng mga kliyente natin. Lalo na yung mga Australiano at saka yung British. Mahirap intindihin minsan yun, di ba? So, dapat maging train tayo. At syempre, mag-practice mag-English. Hindi naman ibig sabihin na non-voice yung trabaho mo. Eh, hindi ka na magpa-practice mag-English kasi darating at darating yung pagkakataon na makikipag-usap ka sa kliyente mo. Hindi lang puro chat yan, hindi lang puro email. Kailangan makipag-usap ka sa kanila at kailangan mag-respond ka in English. Okay lang kung Pinoy yung kliyente mo, kung dito lang sa atin. Pero kung Amerikano na, maski pa Pinoy din yun in America or abroad, minsan mas mitikuloso pa nga yung mga Pinoy na
kliyente kaysa dun sa mga Amerikano. Amerikano, wala masyadong pakialam yan kung wala kang accent. Yung mga Pinoy, masyadong, ano yan eh, masyadong meticuloso yan pagdating sa accent, pagdating sa grammar. Ang kano, basta magawa mo lang yung trabaho mo, yung mga puti, magawa mo lang yung trabaho mo, okay na yun. Ayos ka na sa kanila at syempre, tuwan-tuwa sila pag nagagawa mo yung trabaho. Tapos, yung rate natin mas mababa pa kasi may mga VA na tumatanggap ng $3 per hour lang. Which is, medyo mababa na yun eh, di ba? Pero iba nga mas mababa pa doon, pero ibang usapan na yun. O ito, reliable and trustworthy. Dapat kung gusto mong maging VA without experience. So, di ba? Nabanggit natin yan. Pasahin natin to. Virtual assistants are often working with confidential information. So, it's important to be able to be trusted. Katulad nga ng mga bank accounts nila, yung mga confidential information nila. This means being able to keep confidential information confidential and being able to meet deadlines. So, syempre, kailangan ma-meet mo yung deadlines. Pag sinabi, tapusin mo itong trabaho na ito ngayong araw na ito, gumawa ka ng 50 accounts ngayong araw na ito, gagawin mo dapat yon. Kasi syempre, nagkalat ang VA kung saan-saan. Hindi lang naman Pilipino ang mga VA, meron din sa ibang bansa. So, kailangan makuha mo yung loob nila. Hindi lang yun. Dapat eh, mapagkatiwalaan kanila. Eh, ang Pinoy naman, napapagkatiwalaan naman talaga yan. Kaya wala tayong problema doon. Pero mabuting alam natin to. Here are some tips for being reliable and trustworthy as a virtual assistant. Always be honest with your clients. Lalo na, syempre, kung hindi mo kaya, huwag mo pilitin yung sarili mo at huwag mo rin sabihin sa kliyente mo na kaya mo pero hindi mo naman pala kaya. Mabuti na yung honest ka sa kanila. Never share confidential information with anyone else. Ito, paulit-ulit na to. Ilang beses natin inulit to. Huwag mong i-share yung information ng kliyente mo kahit pa sa best friend mo, kahit pa sa asawa mo. Confidential nga yun eh. Okay? Meron mga VA na nagsusulat pa o gumagawa pa ng non-disclosure contract agreement para lang dyan. Kasi nga, pwede kang i-demanda or pwede ka kasuhan pag binigay mo yung mga confidential information sa iba. Okay. Meet all deadlines even if it means working late. O yun, kahit na pa hindi ka bayaran, basta matapos mo lang yun. Kasi minsan, tapos na yung 8 hours mo, hindi mo pa tapos talaga yung trabaho. Ayun, maging honest ka sa kanila. Sabi mo, hindi po kayang tapusin to ng 8 hours. Siyempre, in English. Kailangan pong tapusin to ng ganito, 10 hours. It's either mag-overtime ka or OT without pay. O sabihin mo sa kanila para at least makompensate ka naman dun sa trabaho mo. Be responsive to your client's needs. Say, for example, kailangan ng client ang isang paperwork na pinapagawa sa'yo. E, tapos na yung oras mo, hindi mo na ba gagawin yun? O kailangan birthday ng kliyente mo. Kailangan niyang order sa'yo yung isang bagay sa Amazon. So, kailangan mong ayusin yun, lalo na doon sa mga executive VA. Kailangan yun. Hanggang doon, kailangan yung gawin yun. Yung pag-order na kung ano-ano kasama na yun. Minsan nga, kasama pa yung paggising sa kliyente sa this oras ng gabi o kaya sa umagang maga. So, kailangan mag-respond ka dun sa needs nila. Kung nagpapagising sila, o minsan hindi ka na kailangang sabihan eh. Kung yun yung laging ginagawa nila, kung yun yung laging task mo, pagiging responsive yun, gagawin mo yung mga bagay na hindi na nila binabanggit sa'yo. Kailangan nilang ng confirmation. Boss, kailangan mo ba ng... Kadalasan ang kano, hindi nagpapatawag ng boss yan eh. Say for example, John ang pangalan ng ano mo, ng kliyente mo. O John, do you want me to do this for you? So I did this the last time. Pag sinabi niya, okay yun. Diretso. Lagi kang manghihingi ng confirmation kasi baka mamaya nagawa na niya o hindi niya kailangan gawin. Masasayang naman yung oras mo kung gagawin mo pa. So laging merong communication. Nandyan yung chat. Nandyan yung email, makipag-communicate. Pwede mo rin silang tawagan, pwede mo lang silang Skype o kaya sa Zoom. Pero may mga kliyente na ayaw pa istorbo at a certain time. So again, maging responsive ka dun, maging sensitive ka dun sa ganun. Kung kailangan tawagan sila,
tawagan sila. Kung hindi kailangan tawagan, kung alam mong gantong oras may meeting sila or may ginagawa or whatever, kailangan yung maging responsive ka dun. Maging sensitive ka dun. Be flexible and adaptable. Virtual assistants often need to be able to work with different clients and projects. So it's important to be able to adapt to change. This means being able to learn new things quickly and being able to adjust to situations. Okay, here are tips for being flexible and adaptable as a virtual assistant. Be open to new ideas and challenges. Be willing to learn new skills. Be able to adjust to changes in your clients' needs. O yun, no? Kung kailangan pag-aralan mo isang software kasi bagong software yun for accounting, kung isa kang accountant, kung isa kang bookkeeper, kung mayroong update dun sa software na ginagamit mo, gawin mo yun. Di ba? Kailangan eh. May bagong skill na kailangan matutunan, may bagong yun nga, application na kailangan malaman. So, idagdag mo yun dun sa mga tasks mo. Baka kailangan gawin mo yun on a weekend, aralin mo siya. Marami namang YouTube videos dyan na pwede mong panoorin at malalaman mo na kung paano yung gawin, di ba? Napakalawa kasi nung trabaho na VA kasi virtual assistant, assistant ka nung boss. Di ba? Kung hindi man boss, malawak siya eh. Minsan, kailangan magsulat ka. Hindi ka masyado marunong magsulat. So, kailangan gumamit ka ng software. Say, for example, Grammarly para maayos yung grammar mo. O minsan, kailangan mong gumamit ng appointment setting tool. O kailangan mong gamitin yung Trello. O, di ba? May mga tools na hindi pa natin naririnig. Ngayon pa lang natin naririnig. So, aralin natin yun. Maging curious tayo dun sa mga bagay na ginagamit ng VA. Tapos, kung may challenge yung boss, kailangan matawagan ito, matawagan itong 30 kliyente na ito sa araw na ito. Minsan kailangan magpabibo, di ba? Totoo naman yan. Pero again, pag hindi mo talaga kaya, banggitin mo. Say for example, kaya mo naman tawagan yung 30 clients in a day, gawin mo siya. Or mag-add ka pa ng 5 pa na pwede mong tawagan. Baka naman isipin mo, naku, lalong dadagdag yung trabaho ko. Hindi po. Pag ginawa mo yun, magiging sa paningin ng boss mo, magiging reliable ka. O, maasahan pala to si Oli. Bibigay ko na sa kanya yung trabaho. Imbis na kumuha pa ako ng iba, dadagdagan ko na lang yung sweldo niya. So, pag nakita na flexible ka, nakakapag-adapt ka dun sa trabaho, pabibigyan ka ng pabor ng boss mo, di ba? Next, be a good communicator. Ito, nabanggit natin kanina. Virtual assistants need to be able to communicate effectively with clients, both verbally and in writing. This means being able to clearly explain your work, answer questions, and resolve problems. O yun, both written and verbal. Yun nga, meron sa atin magaling sa written, pero mahina sa verbal. Meron naman magaling magsalita, mahina naman sa written. So, kung saan tayo mahina, yun ang pagtuunan natin ng pansin. At syempre, kung magaling ka na magsalita, siguro mag-aral ka nga ng magsulat, di ba? Minsan din makailangan talagang perfect na perfect kasi meron ngang Grammarly na makakatulong sa atin sa grammar natin. Yung idea ng pagsusulat lang ang kailangan doon, yung thought. Tapos may mga ibang software na nakakatulong sa pagsusulat katulad ng ChatGPT. Here are some tips for being a good communicator as a virtual assistant. Be clear and concise. O dapat malinaw tsaka maikli lang yung sinasabi mo sa email. Di ba? Hindi mo kailangan ng palabok ng email kasi business setting ito. Hindi naman ito literature. Use plain language that your clients can understand. So, kung sa school, ang ginagamit natin yung mga malalalim na salita. Sa business setting, lalo na yung American business setting, hindi naman kailangan na highfalutin words. Yun nga, highfalutin. Hindi natin ginagamit yun, yung mga complicated words. Hindi kailangan yun. Kailangan lang easily understood by the customer, easily understood by our boss. Di ba? Be responsive to your client's questions and concerns. So, pag nagtanong sa client, dapat sagutin. Dapat bigyan natin ng attention yun. Kasi pagka hindi mo sinagot yung tanong niya, either isipin niya, naku, walang alam to. Hanap ako ng iba. Naku, mahirap kausap to. Hanap ako ng iba. Diba? Kaya doon minsan may mga nakikita tayo sa mga grupo, mga chat group,
na wala pang isang buwan, pinapalitan na. Gino-ghost. Eh kasi nga, baka naman hindi natin nasasagot yung concerns ng customer natin, ng kliyente natin. Alalahanin po natin na ang pinaglilingkuran nating boss ay customer natin, yun ang customer natin. Bukod dun sa customer natin, kunyari, VA ka for Shopify, bukod dun sa mga customer sa Shopify, boss mo rin yung pinaka-boss mo, yung nagbibigay ng trabaho sa'yo. O, diba? Ano pa? Be patient and understanding. Minsan yung mga ating boss sa VA, eh, sobrang dami ng iniisip niyan. Kaya nga kumuha ng VA yan at marami rin ginagawa yan on the side. Kaya nga kumuha ng VA yan para ibato sa'yo yung trabaho. Kung sa tingin mo, eh, ginagawa kang alipin, eh, mag-isip-isip po tayo. Kailangan mapasensya tayo. Kasi nga, kaya nga tayo nag-VA, di ba? Gusto natin maging assistant. Ngayon, kung puro yung rate lang natin, kasi baba ng rate nito. $3 an hour lang. Isipin naman po natin, kasi baka kaya ganun, tinetesting lang tayo. Baka naman kasi yung skill level natin pang $3 lang o pang $5 lang. Kasi nga, marami tayong kompetensya sa ngayon. Dami-dami nang gusto maging VA. Kasi nga, marami ding nagsasucceed. So kung gusto natin mag-succeed, kailangan na maging pasensyoso tayo sa ating mga boss at intindihin natin yung kalagayan din nila. At syempre, pag iniintindi natin yun, may isip nila, oh, ito may malasakit sa akin to. Kahit naman dito sa atin sa Pilipinas, di ba? Kung ang mga empleyado natin, for example, meron kang experience sa pagninegosyo, kung binibigyan mo ng importansya ang boss mo, at kung kunyari ikaw yung boss, at yung boss, bibigyan ka rin ng importansya nun eh. Kung may malasakit ka dun sa business niya, makikita niya yun. Kumbaga, kung panahon ng tanggalan, at ikaw lang may malasakit sa negosyo, ikaw lang yung maiiwan doon kung wala ng budget para magpasahod. O, di ba? Anong mas gusto mo? Meron kang $3, $4, $5 an hour o wala? Mas mabuti na yun. Pero siyempre, iba kasi na magagaling ng VA, eh nagmamalaki na. Eh wala, ibang usapan eh, ibang kwentuhan na yun. Mahirap na yun. Iba na yung ugali nung ganun. So in addition to these tips, it's also important to be patient and persistent. Becoming a successful virtual assistant takes time and effort. Don't get discouraged if you don't find success right away. Keep working hard and eventually you'll achieve your goals. Lalo-lalo na po sa mga naghahanap pa lang ng kliyente. Naghahanap pa lang ng trabaho. So, pasensya ang kailangan. At persistence ang kailangan. So, itong pinaka-importante dito. Kung gusto mong maging virtual assistant na walang experience, identify your skills and interests. Diba? Ito yung tinatawag nila na niche. Lagi nating naririnig yun. Ewan ko kung narinig nyo na yung iba na sinasabi nila yung niche. Pero kung first time mong marinig yun, ito yung sinasabi nila na dapat meron kang niche. So, kailangan identify mo yung skills mo. Saan ka ba magaling? Magaling ka ba sa cold calling o yung nagtatawag? Dati ka bang accountant? Pwede ka mag-bookkeeper? Dati ka bang customer service sa BPO? Pwede kang maging customer service sa kliyente o general VA? Pwede yun. So, identify your skills and interests. Saan ka ba interesado? Interesado ka ba na magtawag? Nandun ba yung skill set mo? What are you good at? Saan ka magaling? Ayan, saan ka magaling? Magaling ka bang magsulat? Pwede kang maging content writer. Magaling ka ba sa Facebook? Magaling ka ba sa TikTok? Baka pwede kang maging social media manager or social media VA. Diba? What do you enjoy doing? Saan ka nag-i-enjoy? Kung mahilig kang mag-TikTok at marami kang followers sa TikTok at nag-decide kang maging VA, so nag-i-enjoy ka sa TikTok, pwede mong maging niche yun. Pwede yun ang highlight mo sa resume mo na magaling kang mag-TikTok. Napalago mo yung TikTok account mo, napagalago mo yung Facebook account mo from 0 to 10,000. O, di ba? May mga ganong Pinoy. Maraming likes at yung group nila, maraming mga followers o maraming members. Kasi hindi naman biro makapagpalago ng 100,000, di ba? na members sa isang group. So, kung yun yung skills mo, kung ka interesado kung ano mang field yon, graphic arts man, graphic design man, o secretarial man, o kung ano man.
Kung ano yung pinagdaanan mo dati, kunyari galing ka sa office at office clerk ka, marunong ka mag-file ng mga bagay-bagay, ng mga information sa folders, yung mga uluma pa noon pa, o marunong ka mag-encode, pwede ka mag-data entry. So once you know your skills and interests, you can start to narrow down the types of virtual assistant work that you're interested in. The first step to becoming a virtual assistant is to identify your skills and interest. What are you good at? Yun. What do you enjoy doing? Nabanggit natin yun. Once you know your skills and interests, you can start to narrow down the types of virtual assistant work that you're interested in. For example, if you're good at writing, yun, and editing, you might be interested with working as a content writer or editor. If you're organized and efficient, you might be interested in working as an administrative assistant. If you're good at social media, you might be interested in working as a social media manager. Once you know your skills and interests, you can start research different virtual assistant jobs and find ones that are a good fit to you. Oh, yun, di ba? Again, alamin mo kung anong interest mo, alamin mo kung saan ka magaling, at yung mga past experiences mo, lalo-lalo na kung office job yan. Pero kung hindi naman office job yan, meron tayong separate video para dyan. At syempre, mag-subscribe ka dito kung nakikita mo yung value ng ating video. Next is get certified. Get certified. There are a number of virtual assistant certification programs available. Getting certified can show potential clients that you have the skills and knowledge necessary to do the job. There are a number of virtual assistant certification programs available. Getting certified can show a potential client that you have the skills and knowledge necessary to do the job. O, saan ba natin makukuha itong certification na to? Kasi nagkalat yung mga pasintabi na dun sa mga marami sa Facebook, no? Makikita mo, become a virtual assistant, 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos. Wala namang masama dun, pero kasi kung gusto mong makakuha ng certificate dun, mabuting mag-aral ka na rin mag-isa. Sa dito, katulad nito, meron tayong mga videos na tulad nito. Hindi ko naman sinasabing walang kwenta yun, no? Napakaganda rin nun kasi marami tayong kilala na dun natuto. Lalo-lalo na yung paggawa ng resume, lalo-lalo na yung pag-update ng information sa ating online jobs PH. Maraming nakapasok dahil dun sa mga virtual assistant training program. So, kung gusto mo magpa-certify dun, walang problema dun. Kung may budget ka, kasi iba mahal eh, 1,000. Iba mas malaki pa sa 1,000. Siguro yung mga mura-mura na lang, meron dyan, mga 200, meron nga, libre, katulad nito, libre lang. So, kailangan mo lang mag-subscribe. Kailangan mo lang manood, at kailangan mo lang ay mag-subscribe. O, di ba? Ano pa? Build your portfolio. Paano ba mag-build ng portfolio? Once you have some skills and experience under your belt, it's time to start building your portfolio. Ito, lagi natin naririnig to. This will show your potential clients that you are capable of, what you're capable of. You can include samples of work, testimonials from previous clients, and links to your social media profiles. Once you have some skills and experience under your belt, it's time to start building your portfolio. This will show potential clients that you are capable of, what you are capable of. You can include samples of your work, testimonials from previous clients, and links to your social media profiles. A portfolio is a great way to show your potential clients that you what you can do. It can also help you stand out from your competition. O yun, mag-build ng portfolio. Ang pinakamaganda sa nakita ko, dual purpose na siya, yung LinkedIn. Diba? Nandun na lahat ng mga information mo. Tapos, kunyari, nagsusulat ka, pwede kang magsulat doon sa LinkedIn. Pwede mong ilagay doon, pwede mong i-post doon yung mga portfolio mo, yung mga links sa gawa mo. Kung graphic artist ka, pwede mo siyang ilagay doon. Or, gawa ka na sarili mong website. Hindi naman kailangan paid yan eh. Maraming mga website, katulad ng Wix, na pwede mong gamitin para ilagay mo doon yung mga nagawa mo ng trabaho. Diba? More on these things later on sa ating ibang videos. Yun. Network. Get involved in online and offline communities for virtual assistants.
This is a great way to meet potential clients and learn more about the industry. Get involved in online and offline communities for virtual assistants. This is a great way to meet potential clients and learn more about the industry. There are a number of online and offline communities for virtual assistants. Some of the most popular are, ito mga pangkanuto eh. Meron tayo dito sa link. Lagay ko yung link para sa Facebook group ng virtual assistants. So, doon. Marami doon pwede kang mag-join doon. Libre naman siya. So, baka makahanap ka ng information doon na makakatulong sa'yo. Market yourself. Once you're ready to start looking for work, it's time to start marketing yourself. Create a website or online profile. Nabanggit na natin. Start reaching out to potential clients. There are a number of ways to market yourself as virtual assistants. You can, yun, create a website or an online profile. Online profile, nabanggit natin sa LinkedIn, pwede. Pwede ka rin sa Google Sites. Pwede kang gumawa doon. Libre lang yun kung meron kang Google account or Gmail. I-type mo lang sa Google ang Google Sites. At doon, pwede mo siyang gawin. If we have the time, siguro pwede natin isa-isahin kung paano gumawa ng profile sa Google Sites. Pero sa ngayon, wala pa tayo noon. So, abang-abangan natin kung paano gumawa ng profile sa Google Sites. Reach out to potential clients directly. Pwede rin tayong mag-email sa client mismo. Paano? So, for example, may website yung client at meron dong email. Kunin natin yung email doon tapos isend natin yung mga information natin doon. Hindi lang yung resume, yung mga past clients natin o yung mga past jobs natin, past works natin. So, kailangan, importante talaga, ma-build up natin yung ating profile. Post your services on freelance websites. May mga freelance websites, katulad ng Fiverr, pwede mo ilagay doon, my service starts at $5, I can do data entry for you for $5. So, may mga ganun doon. So, may mga websites na ganoon. At attend industry events. In our case, dito sa atin, sa Pilipinas, I'm not sure kung merong event na wala pa akong nakikita, pero I'm sure meron. Meron diyang event na pwedeng atinan, lalo na yung mga aspiring agents. Pero para dun sa mga nagsisimula pa lang, mabuti yun sa mga training online. Meron diyan mga libre, meron din may mga bayad. So, sa simula, kung wala namang budget, mas mabuti na yung manood-nood ng mga videos katulad nito. Hindi lang naman ito ang video dito sa YouTube na tulad nito. Marami pang mas magaganda diyan na video na baka mas makatulong sa'yo. Pero alam ko, isa na itong ating videos, related videos na to tungkol sa VA at freelancing at call center na makakatulong sa'yo. At marami pang iba. So, by following these tips, you can increase your chances of becoming a successful virtual assistant without experience. So, sana nakatulong po ito sa inyo. At yun, mag-subscribe. Maraming salamat.